tol, kung sa Amerika ay may mafia, sa Japan ay may yakuza, sa China ay may triad, at sa Colombia at Mexico ay may mga kartel, dito sa Pilipinas ay may kuratong balileng. Noong dekada 90, ang Pilipinas ay naharap sa malaking pagsubok dahil sa paglitaw ng kuratong balileng gang, isang kilabot na sindikato mula sa Mindanao, partikular sa Ozamis. Ang grupong ito ay naging tanyag dahil sa iba't ibang kriminal na aktibidad, kabilang ang pagnanakaw at illegal na droga. Sa pagdaan ng panahon, ang pangalan ng kuratong balileng gang ay naging simbolo ng organisadong krimen sa bansa na may malawak na impluwensya at operasyon hindi lamang sa Mindanao, kundi pati na rin sa iba pang lugar tulad ng Cebu at Metro Manila. Ang pag-akyat ng gang sa kapangyarihan at ang kanilang pagpapatuloy sa mga illegal na gawain ay naging paksa sa popular na kultura ng Pilipinas. Halimbawa, ang pelikulang Sa Ngalan ng Ama, Ina at Mga Anak noong 2014 na pinagbidahan ni Robin Padilla, at ang indie film na Bamboo Dogs ni Kevin De La Cruz ay parehong naglarawan sa buhay at mga gawain ng kuratong balileng. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay diin sa malalim na ugat ng gang sa kriminalidad at ang kanilang kakayahang palawigin ang kanilang impluensya sa kabila ng mga pagsisikap ng mga otoridad na pigilan sila. Ang kasaysayan ng kuratong balileng gang ay patuloy na pinag-aaralan at pinag-uusapan, hindi lamang dahil sa kanilang mga krimen, kundi dahil sa kanilang kapasidad na manatiling aktibo at lumawak ang operasyon sa kabila ng mga hamon mula sa mga nagpapatupad ng batas. Kanang pamilyahan na parahinog undang namog panghadlok. I will wipe you from the face of the earth. Yeah. But do you believe that Mayor Paruhinog and the others deserve to die? Deserve to die, yes. 100%. Why did they deserve to die? Because ang daming tao na naano nila. Ang kuratong balileng, isa sa mga pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang kriminal na organisasyon sa Pilipinas, ay may operasyon na umabot na ng mahigit 30 taon. Ang pangalang kuratong balileng ay nagmula sa isang tradisyonal na instrumentong yari sa kawayan na parang kampana na ginagamit bilang babala laban sa mga umuusad na pag-atake sa mga nayon. Ang mga nagtatag ng kuratong balileng ay unang bahagi ng Botanical Youth Club, isang grupo ng vigilante na sinuportahan ng gobyerno at itinatag ng militar noong 1986 upang labanan ng komunistang mga rebelde sa panahon ng pagkabahala pagkatapos ng EDSA Revolution, lalo na sa posibilidad na ang Mindanao ay masakop ng mga insurgents at komunista. Ang Philippine Army 101st Battalion na nakabase sa Misamis Occidental at pinamumunuan ni Army Major Franco Calanog ang nagsilbing tagapag-supervise sa Botanical Youth Club, at dito na rin nabuha ang kuratong balileng sa ilalim ng pamumuno ni Octavio Paruhinog Sr. alias Ongkoy, na lumitaw mula sa impluensyal na pamilya Paruhinog na kilala sa Mindanao. Mula pa noong dekada 70, ang pamilya Paruhinog ay kilala sa pagbibigay ng proteksyon at suporta sa mga politiko at tycoon para sa mga layuning elektoral at sa pagiging malapit sa komunidad, kung saan si Ongkoy ay itinuring bilang Robin Hood ng Lawis, isang lugar na kilala sa pagiging tirahan ng mahihirap at pinanggalingan ng mga unang miyembro ng gang. Ang kuratong balileng sa pamamagitan ng mga Paruhinog ay nakatanggap ng malawakang suporta mula sa komunidad dahil sa kanilang pagiging mapagbigay, lalo na sa mga mahihirap. Ang pamilyang Paruhinog ay inilarawan bilang maaalahanin at simpleng tao na may malambot na puso para sa mga nangangailangan, na nagpalakas sa kanilang imahe at suporta mula sa mga tao sa kanilang komunidad. Sa simula, ang kuratong balileng ay nagsilbi bilang mga vigilante na naglalayong sugpuin ang banta ng mga insurgents sa kanilang lugar. Meron silang mahigit sa 60 miyembro at kilala sa kanilang pagiging epektibo. Dahil dito, nakatanggap sila ng suporta mula sa militar, kabilang ang pagkakaloob sa kanila ng mga armas tulad ng mga M16 at M203 grenade launchers mula sa military headquarters sa Zamboanga City. Ang pagkakaroon ng ganitong kapangyarihan ay dapat sana'y kaakibat ng malaking responsibilidad. Ngunit sa kaso ng kuratong balileng, ang prinsipyong ito ay hindi nasunod, at sa halip ay gumamit sila ng kanilang mga armas para sa iba't ibang illegal na gawain, gaya ng kidnapping, pagnanakaw, pangungotong, pagtutulak ng droga at iba pang krimen na umabot sa iba't ibang bahagi ng Mindanao tulad ng Misamis Occidental, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Cagayan de Oro City, pati na rin sa Cebu City, Metro Manila at mga kalapit na bayan.
Noong 1988, sinikap ng militar na buwagin ang dati nilang best friend na gang habang humuhupa ang mga aktibidad ng insurgents. Ngunit sa puntong iyon, ang Kuratong Balileng ay naging masyadong makapangyarihan para kontrolin. Ang grupo ay nagsimulang kumilos na parang mafia na may mga ulat na sila ay nangungutong sa karamihan ng mga establishmento sa mga lugar na kanilang kontrolado. Ang mga negosyanteng hindi makapagbayad ng proteksyon ay pinaparusahan sa pamamagitan ng pagloloob o pagsunog sa kanilang mga tindahan na nagpapakita ng lawak ng kanilang kapangyarihan at impluensya sa mga komunidad na kanilang ginagalawan. Noong April 20, 2001, isang briefing paper mula sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines or ISAFP ang nagsiwalat na ang kakulangan ng mahigpit na pangangasiwa mula sa militar ang naging dahilan ng pagbabagong anyo ng Kuratong Balileng mula sa isang grupong bigilante patungo sa isang organisadong sindikato. Ayon sa dokumento, ang grupo ay naiugnay sa maraming kriminal na aktibidad tulad ng kidnapping, pagnanakaw, smuggling, pagpatay at pangungutong. Dahil sa paglala ng kanilang mga krimen, ibang mga sindikato rin na nagsimulang iugnay ang kanilang mga gawain sa Kuratong Balileng na minsang ginagawa silang scapegoat para sa sarili nitong krimen. Sa panahong ito, nagpa siya si Ongkoy, ang pinuno ng grupo, na direkta makilahok sa mga operasyon ng kanilang grupo sa ibang bahagi ng Mindanao at Visayas. Subalit, siya ay nagkasakit at napilitang bumalik sa Ozamis. Sa kanyang pagbabalik, hindi niya alam na ang kanyang kapalaran ay nakatakdang magwakas. Noong September 1990, habang dumadalaw sa isang sabong, hindi inaasahan ni Ongkoy ang pagdating ng 5 sundalo mula sa Company of the Philippine Constabulary na nagutos ng kanyang pagdakip dahil sa isang kaso ng ilegal na pag-aari ng mga pampasabog. Sa kanyang pagtangkang manlaban, siya ay binaril at napatay. Ang pagkamatay ni Ongkoy ay nagudyok ng isang malalim at pangmatagalang alitan sa pagitan ng Kuratong Balileng at ng pulisya at militar. Pinaghigantihan ng mga miyembro ng Balileng ang pagkamatay ng kanilang lider sa pamamagitan ng pangahanting o pagpatay sa mga sundalong sangkot. Hindi nagtagal pagkatapos, si Kalanog, isang pangunahing figure sa militar na may kaugnayan sa grupo, ay namatay rin sa isang operasyon kontra droga na isinagawa ng National Bureau of Investigation. Ang mga pangyayaring ito ay nagpalala pa ng tensyon at karahasan sa pagitan ng Kuratong Balileng at ng mga otoridad. Pagkatapos ng pagkamatay ni Ongkoy Parohinog, ang Kuratong Balileng ay nahati sa 3 pangunahing grupo. Ang mga anak ni Ongkoy na sina Renato alias Nato at Reynaldo alias Aldong ay nagpatuloy sa kanilang mga operasyon sa Mindanao, Cebu, Negros at Metro Manila, kung saan sila ay naging kilala sa pang-hold up ng mga bangko at armored cars at sa pangingidnap. Sa kabilang banda, ang pamangkin ni Ongkoy na si Carlito Dodo Miklo Calasan ay pinangunahan ng isa pang grupo na nag-specialize sa pangungutong, hold-ups at pang-hold-up ng bangko sa mga lugar tulad ng Iligan, General Santos City, Cebu City at Metro Manila. Ang 3rd grupo ay binubuo ng mga orihinal na kasapi ni Ongkoy na nanatili sa Ozamis City at sa mga karatig na probinsya, kung saan sila ay nagpakadalubhasa sa pangungutong at illegal na pagsusugal. Meron ding iba't ibang mga subgroup na lumitaw, kabilang ang Kuratong Balileng 1 sa ilalim ng pamumuno ni Wilson Soronda at Kuratong Balileng 2 na binubuo ng iba't ibang grupo sa ilalim ni Robert Ramos or Edla Oliver, Socrates Aguilar, Judicial Siyong at ang Ozamis Boys Group. Ang ISAFP briefing paper ay naglista ng maraming malalaking krimen na iniuugnay sa gang kasama na ang pagnanakaw ng 2 million pesos mula sa Solid Bank sa Tangub City noong 1988, 12 million pesos na pagnanakaw mula sa armored van ng Monte de Piedad sa Roas Boulevard noong 1990 at ang 12 million pesos na pagnanakaw sa Traders Royal Bank sa Buendia noong 1991. Ang pamilyang Parohinog na siyang nasa likod ng Kuratong Balileng ay naharap sa krisis ng si Renato Parohinog alias Nato ay inaresto noong April 23, 1993 ng pinagsamang puwersa ng Armed Forces of the Philippines Counterintelligence Group at ng PC Capital Command dahil sa 18 bilang ng mga kasong kriminal at may patong sa kanyang ulo na 600,000 pesos. Siya at ang ilang miyembro ng gang ay naniniraan sa Golden Mile Subdivision sa Cainta, Rizal noong sila ay maaresto. Samantala, sumuko naman si Reynaldo Parohinog alias Aldong at isa pang kapatid na si Ricardo na kilala bilang Ardot kay nooy ISAFP Chief General Dominador Salak sa Camp Aguinaldo noong March 1994. Hindi nagtagal pagkatapos, si Carlito Dodo Miklo Calasan ay binaril at napatay ng mga ahente ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force sa Cebu City.
Habang nakakulong, itinanggi ni Renato Paruhinog alias Nato ang lahat ng akusasyon laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Iginiit niya na sila ay nagpapatakbo ng lehitimong negosyo kasama na ang isang construction company, isang grocery store at isang transport service. Dagdag pa, ang pamilya ay may-ari ng dalawang gusali at may hawak na parangkisa ng loto. Sa kabila ng mga pagtangging ito, mga ulat ng intelligence ang nagpapakita na ang mga Paruhinog ay namamahala ng isang illegal na sugal na tinatawag na Masyaw sa Mindanao at may balak ding magpakalat ng Bingo 2 Ball na isang legalisadong anyo ng weteng. 2 taon matapos silang makulong, sina Nato, Aldong at Ardot Paruhinog ay nakabalik sa Ozamis matapos ibasura ang mga kaso laban sa kanila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nakatanggap din ng immunity ang iba pang mga miyembro ng grupo kasunod ng isang serye ng investigasyon, habulan sa sasakyan at barilan sa pulisya na pinangunahan ni Police Chief Inspector Renato Lorinaria. Kasama sa mga nabigyan ng immunity ay ang mga miyembro ng Solido Group, isang sanga ng Kuratong Balileng na pinaghihinalaang sangkot sa carnapping at bank robbery sa Manila na naaresto noong July 2, 1996. Ang ganitong mga pangyayari ay nagpapatunay sa malakas na koneksyon ng gang at sa hindi matitinag na kumpiyansa ng pamilya. Senato Paruhinog ay tumakbo pa nga sa Kongreso noong 1998, ngunit natalo kay Hilario Ramiro, ang dating health secretary. Ayon sa ilang mga ulat, si Atong Ang, isang kaibigan sa sugal ni dating Pangulong Joseph Estrada, ang nagudyo kay Nato na tumakbo sa eleksyon. Kahit na siya ay natalo, nagpatuloy ang pamilya sa kanilang mga negosyo at lumawak pa ang kanilang mga illegal na aktibidad sa pag-smuggle. Ayon sa mga ulat ng ISAFP, ang gang ay naging responsable sa pagpupuslit ng dangdang 1,000 sako ng bigas, puting asukal at sigarilyo sa mga daungan ng Ozamis at Cebu mula February 1 hanggang June 27, 1999. Bukod pa rito, ang mga ilegal na droga ay di umano'y kabilang din sa mga ipinuslit na item ng gang sa pakikipagsosyo nila sa Taiwanese Triad para magdala ng droga mula Malaysia. Sa barangay Tinago sa Ozamis City, may mga ulat na may gumaganang pabrika ng shabu na di umano'y pinoprotektahan ng ilang negosyanteng Chino. Ang Kuratong Balileng ay madalas umanong inuupahan ng mayayamang negosyante para sa iba't ibang layunin. Bukod pa rito, ang yaman na naipon ng gang ay nagbigay daan sa kanila upang magtatag ng lending agencies na nagsilbi ring network ng intelihensya para sa kanilang mga operasyon. Sa kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, tinatayang umabot sa mahigit 40,000 members ang Kuratong Balileng. Noong 1999, nang tanungin si Aldong Paruhinog na naging mayor ng Ozamis City ng 5 beses kung ilan sa mga tao sa Ozamis ang kasapi ng Kuratong Balileng, tanyag niyang isinagot ang mga salitang halos lahat. Sa yugtong ito, ang pamilya Paruhinog ay hindi lamang mayayaman at armado, ngunit sila rin ay kinatakutan at iginagalang sa kanilang komunidad at nagsimulang maghangad ng kapangyarihan sa politika. Matapos nga ang pagkamatay ni Ongkoy, si Nato ay naaresto noong 1993 sa Cainta, Rizal, habang sina Aldong at Ricardo ay sumuko at sinampahan ng iba't ibang kaso, kabilang ang assault at pang-hold up ng bangko. Nasa huli ay ibinasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang pagkatalo ni Nato sa kanyang pagtakbo sa Kongreso noong 1998 ay hindi naging hadlang sa kanyang karera sa politika dahil noong 2001, siya ay naging miyembro ng Provincial Board ng Misamis Occidental. Si Aldong naman, sa kabila ng hindi pagtatapos ng high school, siya ay nahalal bilang barangay chairperson noong 1997 at kalaunan ay naging presidente ng Federated Association of Barangay Councils. Siya rin ay naging chairman ng Misamis Occidental Movement for Peace and Order. Noong halalan ng 2001, kapwa sila tumakbo at nanalo. Si Reynaldo o Aldong bilang mayor ng Ozamis City at si Renato o Nato bilang miyembro ng Provincial Board ng Misamis Occidental na nagpapakita ng patuloy nilang impluensya at kapangyarihan sa kanilang lugar. Habang unti-unting umaangat sa politika ang pamilya Paruhinog, ilan sa kanilang mga lumang kaso ay muling lumitaw upang hamunin sila. Partikular na kapansin-pansin ang insidente noong May 18, 1995 kung saan 11 miyembro ng sindikato ang namatay. Ayon sa mga opisyal ng pulisya, ang mga miyembro ng gang ay napatay sa isang inkwentro. Gayunpaman, ang mga saksi kabilang na ang ilang mamamahayag ang nag-claim na ang naganap ay isang rub-out. Itinuturo ang katibayang ang mga miyembro ng gang ay nakaposas na at ang kanilang sasakyan ay butas-butas sa bala. Ang kaso ay sinuri ng 3 komite ng Senado na humantong sa konklusyon na ang mga miyembro ng gang ay walang kalaban-laban at hindi nagpaputok ng baril sa panahon ng insidente at iminungkahi na dapat magsampa ng mga kaso ng homicide o murder laban sa mga pulis na kasangkot. Kabilang sa mga ito ay sina PNP Chief Superintendents Panfilo Lacson, Jewel Canson at Romeo Acop, Senior Superintendent Francisco Zubia at 15 iba pang opisyal.
Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang debate sa hudigatura ng Pilipinas. Tumagal ng ilang taon ang kaso bago ito ibinasura noong November 12, 2003 dahil sa kakulangan ng probable cause. Sa huli, pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyong ito na naglinis sa pangalan ni Lacson at ng iba pang kasangkot na opisyal mula sa mga alegasyon ng rap-out. Ang pangyayaring ito ay nagpakita na kahit ang Kuratong Balileng, isang gang na minsang itinuring na hindi matitinag, ay maaaring maharap din sa hustisya. Noong February 15, 2002, habang nasa Manila para dumalo sa isang conference si Nato Paruhinog, siya ay biglang pinaslang. Sa kanyang pagsakay sa isang taxi, isang armadong lalaki na may hawak na 45 ang lumitaw at binaril siya, na nagresulta sa kanyang pagkamatay ilang oras matapos madala sa isang ospital. Kahit na iginigiit ng kanyang mga kapatid na ang pagpatay sa kanya ay may political motivasyon, ang trahedyang ito ay hindi naging hadlang sa ambisyon ng pamilya sa politika. Sa paglipas ng dekada, year 2000, iba't-ibang miyembro ng pamilya Paruhinog kabilang ang mga anak ni Aldong ay kumandidato at nanalo sa iba't-ibang posisyon sa pamahalaang lokal at probinsyal, suportado ng kanilang mga nasasakupan sa kabila ng mga paratang ng korupsyon at pagkakasangkot sa ilegal na droga. Noong December 2016, si Mayor Aldong at ang kanyang anak na si Vice Mayor Nova Princess Paruhinog ay inakusahan ng nepotismo at korupsyon matapos ipagkaloob ng alkalde ang proyekto ng pagpapaayos ng gymnasium sa kumpanya ng kanyang mga anak na Paruhinog & Sons Construction Company noong 2008. Ngunit ang mga kaso laban sa kanila ay binasura ng Sandigan Bayan noong sumunod na taon. Noong August 2016, ang mga pangalan ni na Aldong, Ricardo at Nova Princess ay kasama sa listahan ng mga opisyal ng gobyerno na inakusahan ng pagkakasangkot sa kalakalan ng droga. Isang listahan na isinapubliko ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Rinaldo Paruhinog alias Andong, the mayor of Usamin City. Nova Princess Paruhinog Chavez used to be the wife of, I think, Kulangko. Bagamat mariing itinanggi ng pamilya ang mga akusasyon, inamin ni Aldong na si Nova Princess ay may kaugnayan sa kilalang nakakulong na convicted criminal na si Herbert Kulangko. Subalit, ang saga ng pamilya Paruhinog ay nagtapos sa isang madugong pangyayari noong July 30, 2017 nang sinalakay ng mga otoridad kabilang ang Regional Criminal Investigation and Detection Group, Misamis Occidental Police Provincial Office at Ozamis City Police Station ang kanilang tahanan bago mag-alas 2:30 ng madaling araw. Sa madaling araw na yon, nang sinalakay ng pulisya ang tahanan ng mga Paruhinog, naiulat na sinalubong sila ng mga putok mula sa mga tauhan ng pamilya na nagudyok sa mga pulis na gumanteri ng putok. Ang resulta ng engkwentrong ito ay ang pagkamatay ng 15 individual kabilang na si Mayor Aldong Paruhinog, ang kanyang asawa na si Susan, ang kapatid niyang si Board Member Octavio Paruhinog Jr. at isa pa nilang kapatid na si Mona. Ang operasyon para kina Aldong, Nova Princess at iba pang miyembro ng pamilya ay nagmarka ng isang trahedikong wakas sa matagal ng dominasyon ng pamilya sa lokal na politika at umano'y illegal na gawain. Sa kabila ng mga ulat ng pulisya, itinanggi ng pamilya Paruhinog na sila ang unang nagpaputok. Bukod sa kanilang tahanan, sinalakay din ng pulisya ang iba pang ari-arian ng pamilya, kabilang ang bahay ni Nova Princess Paruhinog at 2 sakahan. Sa mga operasyong ito, 13 pang tao ang napatay at na-recover ng mga otoridad ang kabuuang 1.4 milyon pesos, pati na rin ang mga granada, armas, pera at mga pakete ng hinihinalang shabu. Ang mga kaganapang ito ay muling nagdala ng pansin sa pamilya Paruhinog ng si Nova Princess at ang kanyang kapatid na si Reynaldo Dodong Paruhinog Jr. ay inaresto at dinala sa Manila upang harapin ang mga kaso ng ilegal na pag-aari ng mga armas at pampasabog noong July 2017. At noong May 2018, si Ricardo Paruhinog, ang nakababatang kapatid ni Aldong, ay natuklasang nagtatago sa Taiwan. Nakalaunan ay inaresto at ibinalik sa Pilipinas. Karagdagan pa, noong April 2018, mga kaanib ng pamilya ng mga miyembro ng Kurutong Balileng, kabilang ang Ozamis City Councilor na si Rizalina Francisco at ang kanyang pamilya, ay naaresto sa La Union. Ngayon, kahit na maraming miyembro ng pamilya Paruhinog at kanilang mga kaugnay ang naaresto o napatay, ang operasyon ng Kuratong Balileng sa Pilipinas ay patuloy pa rin. Gayunpaman, kaunti ang impormasyon na alam tungkol sa kasalukuyang istruktura ng pamumuno ng grupo. Ang Kuratong Balileng ay nagpapanatili ng presensya sa iba't ibang mga baluarte sa Mindanao, Manila at Cebu na nagpapakita ng patuloy nilang impluensya at operasyon sa bansa.
Noong 2020, muling itinampok ni Pangulong Duterte ang usapin ng organisadong krimen at ang kanyang kampanya laban sa ilegal na droga sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang pahayag na nagmumungkahi ng posibleng koneksyon sa pagitan ng mga opisyal ng pulisya at ng Kuratong Balileng. Binanggit niya na ang ilang mga alkalde sa rehiyon ang nasangkot sa tiwaling gawain habang nasa katungkulan at inakusahan niya ang ilang mga opisyal ng pulisya na tumutulong sa gang. Noong 2012, pinalakas ng Pilipinas ang mga batas laban sa money laundering or AML upang payagan ang temporaryong pagkumpiska ng mga ari-arian na nakaugnay sa kriminal na aktibidad. Bilang resulta, noong February 2020, naglabas sa mga opisyal ng gobyerno ng freeze orders laban sa mga ari-arian sa Barangay Bulwa at Cebu City na pag-aari ng ilang mga pinaghihinalaang miyembro ng Kuratong Balileng. Kuratong Balileng, isang organisadong sindikato na matagal nang nagpapakilabot sa Pilipinas ng mahigit 30 taon kung saan ang pamilyang nasa likod nito ay ang Paruhinog. Ang pamilyang ito ay talagang kinatatakutan at hindi kinakalaban ng sinuman. Pero sa pagkaupo ni Rodrigo Roa Duterte bilang 16th na presidente, lalagay sa madugo at trahedikong wakas ang sinapit ng pamilya Paruhinog. Rinaldo Paruhinog alias Andong, the mayor of Usamin City. Alam mo, baskin sa'yo, magpunta abangan ko kayo. Ang pamilya Paruhinog, kilala sa Usamin City dahil sa kanilang mga gawaing ilegal, ay hindi kinakalaban ng sinuman. Ito ay dahil kahit ang mga alagad ng batas ay natatakot sa kanila, bunga ng kanilang malawak na koneksyon at kapangyarihan. Ang dominasyon ng pamilya Paruhinog ay nagumpisa noong dekada 80 nang italaga ng pamahalaan si Octavio Paruhinog Sr. bilang leader ng isang vigilante group na tutugi sa mga rebeldeng komunista. At ito ang grupong tinatawag na Kuratong Balileng. Ngunit sa paglaon, sila ay naging isang organisadong kriminal na naging kilabot hindi lamang ng mga sibilyan, kundi pati na rin ng pamahalaan. Ang notorious na grupong Kuratong Balileng na pinamumunuan ni Octavio ay naging malaking problema para sa pamahalaan dahil sa kanilang mga illegal na aktibidad. Ang mga alagad ng batas na may matinding pagnanais na hulihin si Octavio at panagutin siya sa kanyang mga krimen ay naharap sa malaking hamon. Hindi lamang protektado si Octavio ng kanyang grupo, ngunit siya rin ay biyasa sa pakikipaglaban na nagpahirap palalo sa kanilang misyon. Sa kabila nito, naging maingat ang mga alagad ng batas sa kanilang mga hakbang upang sugulin ang lider. Sa wakas, noong dekada 90, natagpuan nila si Octavio sa isang sabungan. Sa pagkakataong ito, nagawa ng mga alagad ng batas na tapusin ang kanilang paghahanap sa hustisya para sa mga nabiktima ni Octavio sa pamamagitan ng paglikida sa kanya. Bagamat nagtagumpay ang pamahalaan na alisin ang pangalan ni Octavio sa eksena, hindi nito natuldukan ang eksistensya ng grupong Kuratong Balileng. Sa halip, ang grupo ay lalong lumakas at nagpalawak pa ng kanilang impluensya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang aliyansa sa iba pang notorious na grupo. Ang pagkamatay ng leader na si Octavio ay nagdulot ng mas malalim na galit ng grupo. Kaya bilang ganti, isa-isa nilang pinaslang ang bawat miyembro ng mga alagad ng batas na naging bahagi ng operasyon na nagpatumba kay Octavio. Sa pagpapatuloy ng mga gawaing ilegal na sinimula ni Octavio, ang kanyang mga anak na sina Renato, Reynaldo at Ricardo ang nagpatuloy sa mga operasyon ng kanilang grupo. Noong 1993, naaresto si Renato dahil sa mga ilegal na gawain, habang sina Reynaldo at Ricardo ay sumuko sa pamahalaan noong 1994. Gayunpaman, ang mga kasong isinampa laban sa kanila ay kalaunang ibinasura dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong 1997, pumasok si Reynaldo na kilala rin bilang alias Aldong sa larangan ng politika nang siya ay tumakbo at nagwaging barangay captain. Pagkatapos noong 2001, mula sa pagiging barangay kapitan, ay umangat si Aldong sa pagiging alkalde ng Usamis, habang ang kanyang kapatid na si Renato ay naging miyembro ng provincial board. Subalit, noong 2002, si Renato ay pinaslang sa isang pananambang sa Ermita, Manila. Isang insidente na pinaniniwala ang bunga ng kanyang mga nakaraang gawain at posible mga kaaway sa kanyang ilegal na operasyon. Sa kabila ng trahedyang ito, naging matagumpay ang karera sa politika ni Reynaldo Aldong. Hindi lamang siya nakapaglingkod bilang alkalde, kundi nagpatuloy din ang impluwensya ng kanyang pamilya sa politika nang ang kanyang anak na si Nova Princess ay naging vice mayor ng kanilang lugar. Dito nila nagawang makahanap ng bagong larangan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng politika. Pero, ang magamang Reynaldo at Nova Princess Paruhinog na naglingkod bilang mayor at vice mayor ng Usamis ay naharap sa iba't ibang akusasyon. Kabilang sa mga paratang laban sa kanila ay ang pagiging protektor umano ng ilegal na droga at ang pagkakasangkot sa korupsyon sa kanilang pamamahala.
Isang partikular na insidente na kinwestiyon ay noong December 2016 nang si Aldong at ang kanyang anak na si Nova Princess Paruhinog ay inakusahan ng nepotismo at korupsyon matapos ipagkalob ng alkalde ang proyekto ng pagpapaayos ng gymnasium sa kumpanya ng kanyang mga anak na Paruhinog and Sons Construction Company noong 2008. Ngunit ang mga kaso laban sa kanila ay binasura ng Sandigan Bayan noong sumunod na taon. Ang korte ay nagpahayag na may kakulangan sa detalye ang mga nag-akusa sa pagtukoy ng eksaktong kaso na nilabag ng magamang Paruhinog. August 2016, direktang pinangalanan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang magamang Reynaldo at Nova Princess bilang mga protektor ng ipinagbabawal na gamot. Isang alegasyon na agad nilang pinabulaanan. Iginiit ng mag-ama na simula pa noong 2001, aktibo na silang lumalaban sa kalakalan ng ilegal na droga sa kanilang lugar. Tinanggiri ni Reynaldo ang mga paratang na mayroon siyang koneksyon kay Herbert Ampang Colango, isang kilalang personalidad sa loob ng Bilibid na itinuturing na isa sa mga hari ng selda. Ngunit aminado naman si Reynaldo na may kaugnayan ng kanyang anak na si Nova Princess sa lalaking ito. July 30, 2017, eksaktong alas 2:30 ng madaling araw. Isang matinding engkwentro ang naganap sa ilang ari-arian ng mga Paruhinog sa Barangay Baybay San Roque at Barangay Baybay Santa Cruz. Ang pulisya ng Uzami City sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido kasama ang CIDG ng Region 10 ay nagpalabas ng 6 na search warrants laban kay Mayor Reynaldo Aldong Paruhinog Sr. at 2 pang individual dahil sa umano'y pag-iimbak ng mga ilegal na baril sa kanilang tahanan at sa kanilang farmhouse. Pati na rin laban kay Vice Mayor Nova Princess Paruhinog Echaves, konsehal ng lungsod na si Ricardo Ardot Paruhinog, Board Member Octavio Paruhinog Jr. at isa pa. Ayon kay Senior Superintendent Jason De Guzman, hepe ng pulisya ng Misamis Occidental, bago pa man daw magawa ng CIDG na ihain ang warrant, binaril umano sila ng mga tauhan ng mga Paruhinog na nagtulak sa pulisya na gumanti. Gayunpaman, pinabulaanan ng isang aide ng mga Paruhinog na nagkaroon ng palitan ng putok at sinabing hindi nagpaputok ang kampo ng alkalde. Inihayag ni De Guzman na tumagal ng 2 oras ang bakbakan sa pagitan ng mga tauhan ng mga Paruhinog at nagawa nilang pasukin ang bahay ng alkalde, ngunit sinalubong pa rin sila ng panlalaban. Narecover ng mga otoridad ang isang M79 rifle, mga granada, 45 na baril, humigit kumulang 1.4 million pesos na cash, 500 grams ng ilegal na droga, 2 cellphones at isang M16 rifle sa bahay ng alkalde. Isang shotgun, 3 rocket propelled grenade launchers, 2 hand grenades, 8 bala ng M79 at isang M79 rifle ang narecover mula kay Konsehal Paruhinog. Isang cellphone video naman na nakuha ng GMA News ang naitala habang isinasagawa ang raid na nagpapakita kay Nova Princess Paruhinog Echaves na biglang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang bag habang nagsasagawa ng inspeksyon ng pulisya sa kanyang silid sa loob ng kanyang bahay. Ngunit nahuli siya ng babaeng pulis na may akma sanang susubuin at kinailangan nilang buksan ang kanyang mga kamay para makuha ang bagay na ito. Agad nilang inilagay ang posa sa kanya. Narecover sa bahay ng mga Paruhinog Echaves ang 10 sachet na bato, mga parapernalia, mga armas at pera. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkamatay ng 16 na tao, kabilang sina Reynaldo Paruhinog Sr., ang kanyang asawang si Susan, at ang kanyang mga kapatid na sina Octavio Jr. at Mona. Si Nova Princess naman at ang kanyang kapatid na si Reynaldo Jr. ay naaresto at dinala sa punong himpilan ng pambansang pulisya sa Camp Crame sa Manila. Sa kabilang banda, malalaman na bago nangyari ang umanong shootout, sinira ng mga pulis sa mga nakakabit na CCTV camera sa mga tahanan ng pamilya Paruhinog. Ang aksyon na ito ni Espinido ay kinundena ng ilan. Ngunit depensa ni Espinido sa media na sinira nila mga CCTV camera na naka-install sa bahay ng mga Paruhinog upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga impormante na tumulong sa kanila sa operasyon. Gayunpaman, ipinahayag ni Ronald De La Rosa ang dating hepe ng PNP na mali ang paraan ng pagkawasak sa mga CCTV camera. Inalahad ni Espinido na isinagawa ng mga pulis ang operasyon bago magbukang liwayway upang maiwasan ang mas maraming casualties. Samantala, umapela naman si Nova Princess Paruhinog Echaves kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa Senado na imbestigahan ang pagkamatay ng 16 na tao, kabilang ang 4 na miyembro ng kanyang pamilya. Noong July 31, 2017, sinimulan ng Commission on Human Rights ang kanilang imbestigasyon sa pagkamatay ng mga Paruhinog, pero hindi na lumaki ang isyong ito o hindi na nabigyan pa ng pansin. Sinabi ni De La Rosa na ang pagkamatay ng mga Paruhinog ay nagsisilbing babala sa mga alkalde o mayor na may kaugnayan sa droga at binalaan ng mga mayor na huwag lumaban sa pulisya kapag kumatok sila sa kanilang mga pinto.
Naghain ng kaso ang kampo ng mga Paruhinog laban sa CIDG dahil sa paglampas ng 36 na oras na bisa ng detention ni Nova Princess at Rinaldo Paruhinog Jr. na dapat sana ay binalaya na. Inamin ng CIDG na nakaranas sila ng problema sa pagtransport sa magkapatid na Paruhinog kaya nagkaroon ng pagkaantala. Sa isang panayam sa media, ayon sa isang dating hitman at drug courier na kilala lamang bilang alias Noel, marami sa kanya mga kasamahan na nagtrabaho para sa mga Paruhinog ang nawala at hindi na nakakauwi. Ayon pa sa kanya na siya ay pinadala sa Bilibid upang kumuha ng 1 kilo ng shabu na ihahatid sa Ozamis at ito ay pinamahagi kay Rinaldo Paruhinog Sr. at sa kanyang anak na babae na si Nova Princess. Bigal na droga ma'am, mga 60 kilos, 50 kilos. Tuwing kailan? Sa ano, kasa mga 1 week. Ubos na rin yun. Hilbert, Tampang, Colango. Kami ang kumuha doon sa Maynila, tapos itatracking lang namin, ma'am. Dating namin dito sa Ozamis, silang apat, ma'am. 15 kilos kay Ardot, kay Maning, Nova, kay Mayor. I-distribute na namin, ma'am. May kilo-kilo na, ma'am. Kasi pag hindi kami magano sa utos nila, ma'am, kami din ang mamamatay, pati pamilya din namin. Kaya ginagawa namin kung anong pagawa nila. Ngayon, sa isang ultimatum na ibinigay na Espinido sa mga opisyal ng barangay na di umano'y binigyan ng ilegal na armas ng mga Paruhinog, mahigit sa 300 armas ang isinuko sa pulisya. Gayunpaman, naglabasa ng mga espekulasyon na maghihiganti ang mga dating kasamahan ni Rinaldo Aldong dahil sa kanyang sinapit. Isang hamon na sinagot ni Espinido sa paghimok sa kanila na gawin ito ng mas maaga upang magkaalaman na. Isang paraffin test naman na isinagawa ng PNP ang nagpakita na 8, kabilang si Rinaldo Aldong Sr. at ang kanyang kapatid na si Octavio Jr. sa 15 na napatay ay nagpositibo sa gunpowder burns na nagpapahiwatig na nakipaglaban sila sa pulisya. August 4, naghahain ng Department of Justice ng mga kaso laban sa magkapatid na Paruhinog. Si Rinaldo Jr. ay naharap sa mga kasong pag-aari ng mapanganib na droga, ilegal na pag-aari ng mga baril, bala at pampasabog. Ang motion na inihain ng magkapatid na Paruhinog na si Nova Princess at Rinaldo Jr. upang dumalo sa burol ng kanilang mga magulang at iba pang miyembro ng pamilya noong August 13 ay tinanggihan ng Ozamis Regional Trial Court. Nagnegatibo naman sila sa isang drug test na isinagawa noong August 15. Kapansin-pansin din na marami sa mga residente sa lugar ni Rinaldo ang tila nagpapasalamat pa sa nangyari sa kanilang alkalde. Matagal na raw silang may hinaing sa mga ilegal na aktibidad sa kanilang lugar na pinaniniwala ang kagagawan ng kanilang alkalde. Ngunit wala silang lakas ng loob na labanan ito. Wala rin mga leader noon na dumaan na nagnais na banggain ang makapangyarihang pamilya Paruhinog. Umalma naman ang iba at sumisigaw ng katarungan para sa kanilang alkalde at pamilya nito. Ang pahayag ng pulisya tungkol sa insidente ng raid ay kinontra ng pamilya Paruhinog at ng kanilang mga saksi. Ayon kay Nova Princess, itinanim ng pulisya ang ebidensya ng mga kontrabando na kanilang nakumpiska. Isang hindi pinangalanang nakaligtas at kamag-anak ng mga Paruhinog ang nagsabi sa mga panayam sa telebisyon na walang naganap na palitan ng putok na sumalakay ang pulisya o walang nagpasimulang mamaril mula sa bahay ng alkalde. Sa kabila ng pag-iit ng mga otoridad na ito ay isang lehitimong operasyon, sinabi ng isang kapitbahay ng alkalde na ito ay isang quote-unquote massacre. Lumitaw naman ang isang hindi nakikilalang saksi na nagsabing nagtapo ng pulisya ng granada sa mga tauhan ng mga Paruhinog. Ngunit ayon kay Espinido, sumabog ang isang granada nang tangkain ng isang bodyguard ng Paruhinog na ihagis ito sa mga papalapit na opisyal ng pulisya. Isa pang saksi na nagngangalang Joe sa isang panayam sa telepono ng ABS-CBN News ang nagsabi na itinanim ng pulisya ang mga pampasabog sa bahay habang ang mga gamit pang droga ay itinanim sa kanyang kwarto. Ipinahayag ni dating Senate Minority Leader Franklin Drilon ang kanyang pag-aalala sa pagkamatay ni Rinaldo Aldong Paruhinog. Binigyang diin niya na ang mga pangyayari sa insidente ay katulad ng sinapit ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa na di umano'y pinatay noong November 2016 habang nasa selda. Gayunpaman, malinaw na nakasaad na ang search warrant ay maaaring isilbi anumang oras. Noong August 1, 2017, ang dating senador na si Leila De Lima sa pamamagitan ng isang nakasulat kamay na pahayag ay nagsabi na ang raid ay isang masaker at isang malinaw na simpleng pagpuksa sa mga dating kasama ni Duterte sa vigilantismo. Sinabi rin ng dating senador Antonio Trillanes, isa ring kritiko ni Duterte, na ang mga pagpatay ay isang quote-unquote rub out kung paano nilalabag ng patakaran ni Duterte ang karapatang pantao, ang due process at ang batas. Si Magdalo Partilis Rep at isa pang kritiko ni Duterte, Gary Alejano, ay tinawag ang raid na labis na kahinahinala. Maganda, mayaman, makapangyarihan,
at anak ng dating mayor, Harry, at kinatatakutang boss o leader ng isang notorious at malaking sindikato na parang mafia ng Pilipinas, Suratong Balileng, na nakabase sa Ozami City, Mindanao. Ang kanyang figura ay kinahuhumalingan ng iba at prinsesa ang talagang turing sa kanya. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa pag-upo ng kamay na bakal bilang presidente ng Pilipinas, nagwakas ang kanyang buhay prinsesa at nauwi sa apat na sulok ng selda. Tatag na! Ano, manak? Oh! Ayaw, gisip. Gigisip, manak. Hoy! Shhh! Ay, nako! Everything is fabricated para meron silang ma-serve sa'yo na kwento. Nilusob ang bahay namin, hindi akin yung drugs. Tinantit nila lahat, pati barel. Nova Princess Paruhinog E. Chavez, anak ng dating Mayor Reynaldo Aldong Paruhinog Sr. ng Ozami City, ay isang figura na nakakabighani hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan at kayamanan, kundi dahil rin sa kapangyarihang taglay ng kanyang pamilya. Ang mga Paruhinog, kilala at kinatatakutan sa Ozamis, ay hindi estranghero sa kontrobersya. Sila ay naugnay sa grupong Kuratong Balileng at iba pang mga sindikatong notorious sa kanilang lugar. Hindi lamang sila nangingibabaw sa ilalim ng mundo, ngunit matagumpay rin nilang na-transition ang kanilang impluensya patungo sa mundo ng politika, kung saan marami sa mga miyembro ng kanilang pamilya ay nanalo at naupo sa mga posisyong pampubliko. Sa edad na 17, maaga nang naging ina si Nova Princess at sa kalaunan ay nakapangasawa ng isang manalaro ng PBA. Gayunpaman, ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal, humantong ito sa hiwalayan. Sa kabila ng mga personal na pagsubok, hindi nagpatinag si Nova Princess. Unti-unti siyang gumawa ng sariling pangalan sa larangan ng politika, kung saan siya ay tumakbo at nanalo bilang Vice Mayor. Sa kabila ng kanilang katanyagan at impluensya, ang pamilya Paruhinog ay patuloy na binalot ng mga aligasyon ng pagkakasangkot sa ilegal na droga. Bagamat halos lahat sa Ozamis ay may kaalaman sa mga ilegal na gawain ng pamilya, kakaunti lamang ang naglakas loob na manindigan laban sa kanila. Ang takot sa posibleng kapahamakan mula sa pamilya ay naging isang malaking hadlang para sa sinumang nagnanais na itaguyod ang hustisya laban sa mga Paruhinog. Kahit nakapwesto na bilang mga opisyal ng gobyerno, ang pamilya Paruhinog ay hindi nakaligtas sa mga paratang na patuloy nilang pakikisangkot sa mga gawaing labag sa batas. Kilala sila sa pagkupkop ng mga tauhan na sangkot sa iba't ibang ilegal na aktibidad tulad ng pangingidnap, pang-hold up, at pagiging protektor ng ipinagbabawal na gamot. Isa pang kontrobersya na bumalot kay Nova Princess Paruhinog ay ang kumalat na balita ng kanyang umano'y relasyon kay Herbert Ampang Polanco, isang convicted crime leader at itinuturing na isa sa mga hari ng Bilibid. Ang taong ito kahit nakakulong ay tila nagtatamasa ng espesyal na pagtrato sa loob ng Bilibid, kung saan siya ay kinatatakutan ng marami kasama na ang mga gwardiya dahil sa umanong malakas na koneksyon sa mga politiko. At ang malupit, nakapag-concert sa loob ng Bilibid. Akala mo lang yun. Nang maupo si Rodrigo Roa Duterte bilang presidente ng Pilipinas, nagsimula ang pagliit ng espasyo para sa mga sindikato, lalo na iyong mga sangkot sa ilegal na droga. Ang magamang Reynaldo Aldong at Nova Princess Paruhinog ay partikular na pinangalanan ni Duterte bilang mga protektor ng ilegal na droga. Sa kabila ng mga paratang, maraming itinanggi na mag-ama ang mga akusasyon laban sa kanila. Hindi lang sa droga umiikot ang mga akusasyon laban sa kanila, kundi pati na rin umano ang korupsyon sa kanilang pamamahala. Isang partikular na insidente na kinwestiyon ay noong December 2016 nang si Aldong at ang kanyang anak na si Nova Princess Paruhinog ay inakusahan ng korupsyon matapos ipagkaloob ng alkalde ang proyekto ng pagpapaayos ng gymnasium sa kumpanya ng kanyang mga anak na Paruhinog and Sons Construction Company noong 2008. Ngunit ang mga kaso laban sa kanila ay binasura ng Sandigan Bayan noong sumunod na taon. Subalit noong March 2019, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay bumaliktad sa anaunang pasya ng Sandigan Bayan noong 2017 na nagbabasura sa mga kaso laban kay Vice Alcalde Nova Princess Paruhinog ng Ozami City. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft Corrupt Practices Act. Ngayon, upang linisin ang Ozamis mula sa mga gawaing ilegal, ipinadala ang pulis na si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ayon kay Espinido, ilang ulit niyang pinakiusapan ang mag-ama na isuko ang kanilang mga armas at itigil na ang kanilang mga ilegal na gawain. Subalit, sa halip na tumugon ng seryoso, tila puro pangako lamang ang tugon na mag-ama at hindi nila sineseryoso ang mga pakiusap ni Espinido. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan na maglunsad ng raid ang grupo ni Espinido sa mga bahay ng mag-amang Paruhinog noong July 30, 2017 ng alas 2 ng madaling araw sa Barangay Baybay San Roque at Barangay Baybay Santa Cruz. Matapos ang 2 oras na bakbakan,
Nagresulta ang engkwentro sa pagkamatay ng ama ni Nova Princess na si Reynaldo Aldong Paruhinog Sr., ang kanyang inang si Susan, dalawang ibang miyembro ng kanilang pamilya at 12 individual. Sa kabilang banda, makikita sa isang cellphone video habang isinasagawa ang raid, may biglang kinuha na isang bagay si Nova Princess mula sa kanyang bag habang nagsasagawa ng inspeksyon ng pulisya sa kanyang silid sa loob ng kanyang bahay. Nahuli siya ng babaeng pulis na may akma sanang susubuin at kinailangan nilang buksan ang kanyang mga kamay para makuha ang bagay na ito. Kasunod nito, na-recover sa bahay ng mga Paruhinog et Chavez ang 10 sachet na bato, mga parapernalia, mga armas at pera. Kalaunan, kinumpirma naman ng PNP na ang bagay na ito na pilit itinatago ng vice alcalde ay hindi droga o bato, kundi isang mahalagang papel kung saan dito nakalagay ang mga transaksyon o koneksyon ng mga Paruhinog sa mga illegal na gawain nila. Hindi yan, Sebo. Yung lahat ang details ng transaksyon nila sa drug. Pagkatapos ng madugong raid, si Nova Princess at ang kanyang kapatid na si Reynaldo Jr. ay naaresto at dinala sa punong himpilan ng pambansang pulisya sa Camp Crame sa Manila. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, lumitaw ang mga ulat na pinagtangkaan niya umanong suhulan sa Espinido. Ayon kay Espinido, hindi lamang pera ang inalok ni Nova Princess bilang panuhol, kundi maging ang kanyang sarili, isang alok na mariing tinanggihan ni Espinido. Habang nasa kulungan ng custodial center ng Camp Crame sa Nova Princess noong 2020, isang insidente ang naganap kung saan siya ay di umano'y pinagsamantalahan ng 2 beses ni Police Lieutenant Colonel Jigger Noceda, ang head ng PNP Custodial Service Unit sa Camp Crame na gustong maangkin si Nova Princess. Batay sa 3 pahinang sinumpaang salaysay ni Nova Princess, inilahad niya na siya ay sexual na inabuso ni Noceda sa 2 pagkakataon noong June 9 and September 7, 2020. Inilahad niya na noong June 9, siya ay tinawag ni Noceda sa kanyang opisina matapos niyang magpadala ng liham. Nagtatanong kung kailan sila papayagan tumanggap ng mga bisita ngayong nagluwag na ang gobyerno sa mga protocol kontra COVID-19. Sinabi ni Nova Princess na ipinalam sa kanya ng opisyal na maaari na silang tumanggap ng mga bisita. At sa katunayan, naghihintay na ang kanyang anak sa lugar ng pagdalaw. Gayunpaman, bago siya lumabas ng opisina, hiniling ni Noceda na mag-selfie sila. Sinabi niya na itinulak siya ni Noceda papunta sa pader at hinalikan. Mabigla si Nova Princess sa ginawa ni Noceda at agad na lumabas sa kwarto. Nakita niya ang kanyang anak, kinuwento ang nangyari at tinutusan itong agad tawagan ang kanilang mga abogado. Noong September 7 naman, muling hiniling ni Nova Princess na makausap si Noceda tungkol sa anumang posibleng utos ng korte na dapat niyang malaman. Nang siya ay tumayo at paalis na, pagkatapos ng kanilang usapan, tumayo rin si Noceda at muling itinulak siya sa pader at hinawakan ang kanyang mga pribadong bahagi. Sinabi ni Noceda sa kanya na walang makikinig sa kanya kahit siya ay sumigaw para humingi ng tulong. Ni hindi siya sisibakin kahit maghain siya ng reklamo. Tinanong din siya ni Noceda kung kaya pa ba niyang mabuntis. Nakawala si Nova Princess kay Noceda sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na may makakakita sa kanila sa pamamagitan ng mga bintana. Nireport ni Nova Princess sa mga insidente sa mga opisyal ng PNP na nagudyok ng isang investigasyon. Noong September 26, nakiusap si Noceda kay Nova Princess na bawiin ang kanyang mga reklamo at nangako na hindi na sila magkikita pang muli at humingi ng paumanhin ang opisyal sa kanyang ginawa. Ngunit, hindi nagpatinag si Nova Princess at itinuloy ang kanyang reklamo laban kay Noceda. Bilang resulta ng investigasyon, si Police Lieutenant Colonel Jigger Noceda ay sinibak sa pwesto. Kaya naman guilty aga sa 2 bilang ng grave misconduct, isang act of lasciviousness at rape with sexual assault ang rekomendasyon nila. Kaya PNP Chief laban kay Noceda o... May mga ulat din na nagkaroon ng special treatment si Nova Princess sa kulungan. Kaya inilipat siya ng pangangalaga noong August 2021 mula Custodial Center ng Camp Crame patungong BJMP sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Habang isinusulong ang mga kaso laban sa kanya tungkol sa pagkakasangkot sa illegal na droga at illegal na pag-aari ng mga sandata. December 8, 2023. Sa isang mahabang paglilitis na umabot ng 161 pages at mahalagang desisyong ginawa ng Quezon City Court, si Nova Princess Paruhinog, ang dating vice alcalde ng Ozami City, ay nahatulan ng life imprisonment. Ang hatol ay bunga ng pagkakasangkot niya sa pag-aari ng 677.68 grams ng shabu. Si Nova Princess ay nag-angkin na ang ebidensya laban sa kanya ay tinanim ng pulisya kasunod ng pagkakasama ng kanyang pamilya sa tinaguriang narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, ang korte ay nagpahayag na napatunayan ng taga-usig ang kanyang kasalanan lampas sa makatuwirang pagdududa. Ang Quezon City Regional Trial Court Branch 228 sa kanilang desisyon ay nagpahiwatig na walang anumang pagdududa sa pagkakasala ni Nova Princess. Sa kanyang depensa,
Iginit ni Nova Princess na ang gobyerno ay may masamang motibo sa pagdawit sa kanilang pamilya sa narkodis at inangkin na ang shabu ay itinanim lamang sa kanyang cabinet drawer para magkaroon ng dahilan sa kaso laban sa kanya. Subalit, sinabi ng korte na ang kanyang pag-aangkin ng pagtatanim ng ebidensya ay walang sapat na basehan at hindi suportado ng anumang pruweba. Sa huli, hinatulan si Nova Princess ng life imprisonment at pinag-utos na magbayad ng multang 500,000 pesos. Sa pagtatanggol sa kanyang sarili, si Nova Princess ay tumukoy sa isang particular na footage mula sa CCTV na naka-install sa loob ng kanyang kwarto. Ang nasabing footage ay pinapakita siyang maingat na ikinakandado ang drawer ng kanyang kabinet at pagkatapos ay ibinigay ang susi sa isang kasamang babae bilang hakbang sa pagtiyak ng ligtas na pag-iingat nito. Gayunpaman, sa kabila ng pagtukoy sa nasabing footage, ipinaliwanag ng korte na ito ay hindi kailanman iniharap bilang bahagi ng ebidensya sa kaso. Dagdag pa rito, wala ring ipinakitang paliwanag kung bakit ang di umano'y pagtatanim ng dalawang plastic na pakete ng shabu sa loob ng drawer ng kabinet ay hindi nakunan ng CCTV sa kwarto ng akusado. Ang pagkukulang na ito ay nagbigay daan sa korte upang baliwalain ang pag-angkin ni Nova Princess na ang ebidensya laban sa kanya ay tinanim dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya na susuporta sa kanyang pag-aangkin. Dinagdag ng korte sa kanilang pagsusuri na kahit ang anak ni Nova Princess kasama ang kanyang mga kaibigan na nagpatotoo tungkol sa pagpasok ng mga pulis sa bahay sa pamamagitan ng pangunahing pintuang salamin at ang kanilang pag-akyat sa itaas ay walang nabanggit ng anumang kahinahinalang bagay na dala ang mga pulis. Inusisa rin ng korte kung bakit walang available na footage mula sa CCTV bago mag-alas 4 ng umaga, ang oras bago pumasok ang mga pulis sa kwarto ni Nova Princess. Binigyang din ng korte na medyo malabo ang ideya na sadyang tinanggal ng mga pulis ang CCTV bago mag-alas 4 ng umaga at saka ito muling inilagay para lamang makunan ang mga pangyayari sa loob ng kwarto pagkatapos ng alas 4 ng umaga. Ang puntong ito ay nagdulot ng pagdududa sa korte tungkol sa alegasyon ng pagtatanim ng ebidensya laban kay Nova Princess dahil sa kawalan ng lohikal na paliwanag at ebidensya na magpapatunay sa ganitong uri ng kilos mula sa mga pulis. Sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, may mahigpit na proseso na dapat sundin pagdating sa paghawak ng nakumpiskang droga. Dapat magsagawa ang arresting team ng physical na inventory at pagmamarka sa mga nakumpiskang droga sa presensya ng akusado o kanyang kinatawan, kasama ang mga kinatawan mula sa media, Department of Justice at isang halal na opisyal ng publiko. Ang mga ito ay kinakailangan din na kumuha ng larawan na nasabing aktibidad. Ang mga nakumpiskang droga ay dapat isumite sa PDEA Forensic Laboratory sa loob ng 24 oras para sa eksaminasyon at ang mga resulta ng pagsusuri ay dapat na ibigay sa loob ng 24 oras. Si Nova Princess ay nagangki na hindi isinagawa ang pagmamarka sa lugar kung saan siya ay inaresto na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa integridad ng ebidensyang iniharap ng gobyerno laban sa kanya. Gayunpaman, inilahad ng korte na may mga pagkakataon kung saan piniyagan ng Korte Suprema ang pagmamarka ng ebidensya sa himpilan ng pulisya, lalo na sa ilalim ng pambihirang mga pangyayari. Sa kaso ng operasyon na naganap noong July 30, 2017, kung saan higit sa 10 katao ang namatay, itinuring ng korte na ang mga pangyayaring ito ay sapat na dahilan upang magbigay ng paglilihis mula sa standard na proseso. Sa paglabas ng desisyon, inatasan ng korte ang warden ng kulungan ng Taguig City Jail na ilipat si Nova Princess sa Correctional Institute for Women. To lang taong ito, ang sinasabing pinaka-notorious sa mga magkakapatid na paruhinog. Kapag narinig ang pangalan nito ay talagang walang hindi kakabahan. Sa lahat na magkakapatid ay siya raw ang pinaka-kinatatakutan at pinaka-nangunguna o utak sa mga maruruming aktibidad. Noong July 30, 2017, sa pagkamatay ng umanong leader ng Kuratong Balileng na si dating Mayor Reynaldo Aldong Paruhinog Sr. dahil sa isinagawang raid ng mga pulis sa mga tahanan ng Paruhinog, nakatakas ang nakababatang paruhinog na ito na siya namang pumalit umano sa pamumuno ng notorious na sindikato. Nasaan na kaya ang paruhinog na ito at anong ginawa sa kanya ng mga otoridad? Itong si Ardot, the remaining, ito yung gato. Place him in your arrow sa increasing the number, the money, the reward money on said by 5 million. Kaya kung wala na kayong magawa of duty, kung tingin ninyo yan, that's 5 million. I do not care if he is really a complicit of Ardot. Kung kasama niya, dadalhin niya yung ulo, absuelto ko na siya.
Ang pamilya Paruhinog, kilala sa kanilang makapangyarihang impluwensya sa kanilang rehiyon, ay naging sentro ng kontrobersya at peligro. Matapos ang pagpanaw ng patriarka nilang si Octavio Ongkoy Paruhinog Sr. noong September 1990, ang kanyang mga anak na lalaki ay agad na sumabak sa pagpapatuloy ng mga operasyon na kanilang grupong itinatag ng kanilang ama, ang Kuratong Balileng. Kilala ang mga magkakapatid na Paruhinog sa pagdudulot ng takot sa kanilang lugar, lalo na sa mga humahamon sa kanila. Lumawak pa ang kanilang impluensya mula sa Ozamis hanggang sa sentro ng Maynila, kung saan nadagdagan ang kanilang mga biktima at naging mas malawak ang sakop ng kanilang terror. Kabilang sa kanilang mga notorious na gawain, ang pagnanakaw ng 2 milyong piso mula sa Solid Bank sa Tangub City noong 1988, 12 milyong piso naman mula sa isang armored van ng Monte de Piedad sa Roas Boulevard noong 1990, 5 milyong piso mula sa RCBC sa Pampanga, at ang pagnanakaw ng 12 milyong piso mula sa Traders Royal Bank sa Buendia noong 1991. Sa panahong abala ang mga magkakapatid na Paruhinog sa kanilang mga kriminal na aktibidad, ang kanilang pinsan na si Carlito Dodo Miklo Kalasan at ang kanyang grupo ay hindi rin nagpahuli. Sila rin ay nakilala sa pag-hold up sa mga bangko sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang Iligan City, General Santos, Cebu at Metro Manila. Ang kanilang mga ginawa ay nagpalaganap ng takot at pagkabahala sa mga komunidad at hamon sa mga otoridad na nagsisikap na sugpuin ang kanilang iligal na gawain. Noong 1993, ang pagka-aresto ni Nato Paruhinog sa Cainta, Rizal ay nagbunsod ng malaking pagbabago para sa natitirang magkakapatid na Paruhinog. Dahil dito, sina Aldong at Ardot ay nagpasyang hindi tumakas sa batas. Sa halip, kusang loob silang sumuko at hinarap ang mga kasong assault at pagnanakaw sa bangko na inihain laban sa kanila. Sa kabila ng bigat ng mga akusasyon, hindi nagtagal ang tensyon para sa magkakapatid dahil maaga pa lamang ay na-dismiss na ang kanilang mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Matapos mapawalang sala, ang magkakapatid ay mabilis na nagbago ng direksyon ng kanilang buhay. Sila ay tumakbo at nanalo sa iba't ibang posisyon sa lokal na pamahalaan sa kanilang lugar. Noong 2001, si Nato ay nahalal bilang board member ng Misamis Occidental. Si Aldong naman ay nagsilbi bilang mayor ng Ozamis City, habang si Ardot ay naging konsehal. February 2002, si Nato kasama ang 3 niyang pinagkakatiwalaang tirador na sina Perlito Agapon, Emmanuel Roa at isang hindi pinangalan ng kasama ay lumuwas ng Maynila para dumalo sa isang seminar para sa lokal na pamahalaan. Nang hapong ding yon, habang sila ay sakay ng taxi patungo sa Robinson's Ermita at napatigil sa isang red light sa intersection papuntang Roas Boulevard, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ayon sa mga saksi, isang lalaki na armado ng 2 kalibre 45 na baril ang lumapit sa likurang bahagi ng taxi kung saan nakaupo si Nato. Dito, walang babalang pinaputukan si Nato gamit ang kanyang mga baril. Ang mga kasamahan ni Nato na nasa loob ng taxi ay mabilis na gumanti sa lalaking umatake sa kanila mula sa labas. Ang palitan ng putok na naganap sa pagitan ng 2 pwersa ay nagdulot ng mga ligaw na bala na siyang nagpahamak sa ilang inosenteng sibilyan. Isang lalaki nagbebenta ng mangga at isang babaeng customer ng McDonald's ang parehong tinamaan sa kanilang mga hita. Ayon sa mga saksi, ang umatakeng lalaki ay mabilis na tumakas gamit ang isang motorsiklo matapos ang engkwentro. Ang salarin ay inilarawan bilang isang maliit, maitim at payat na lalaki. Ang kaganapan ay nagdulot ng agarang kapahamakan kay Nato at sa kanyang mga kasamahan. Si Nato ay tinamaan sa dibdib habang si Perlito, isa sa kanyang mga tirador, ay tinamaan naman sa tiyan. Sa kabila ng mabilis na pagdala sa kanila sa ospital, hindi na nasagip pa ang buhay ni Nato at doon na siya inabutan ng kamatayan. Sa lugar ng krimen, 5 empty shells ng kalibre 45 ang natagpuan ng mga nag-imbestiga. Si Aldong Paruhinog, kapatid ni Nato, ay nagpahayag ng kanyang paniniwala na politika ang motibo sa likod ng pagpatay sa kanyang kapatid. Si Emmanuel, isa sa mga tirador ni Nato, ay nag-ulat na matagal na silang nakatanggap ng banta sa buhay ng kanilang amo. Naniniwala siya na sinundan sila ng kanilang mga kalaban mula Ozamis hanggang Maynila na nagresulta sa nasabing trahedya. Fast forward, noong 2016, kasabay ng pagkapanalo ni Rodrigo Roa Duterte bilang presidente ng Pilipinas, isang malawakang kampanya laban sa ilegal na droga ang sinimulan, kung saan tinarget ang mga itinuturing na latak ng lipunan na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Sa mga pinangalanan ng Pangulo bilang mga protektor ng ilegal na droga ay kabilang ang pamilya Paruhinog. Kanang pamilya na Paruhinog, undang namog panghadlok. I will wipe you from the face of the earth. Noong July 30, 2017, sa isang raid na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Jove Espinido, napatay ang alkalde ng Ozamis City na si Reynaldo Aldong Paruhinog Sr. matapos umanong manlaban sa mga otoridad.
Ang kapatid ng napatay na alkalde na si Ardot Paruhinog ay kaagad na tumakas o umalis ng bansa kasunod ng insidente. Dahilan upang siya ay maging target ng batas at hanapin para panagutin sa mga alegasyon laban sa kanya bilang isang protektor ng iligal na droga. Sa isang talumpati, binanggit ng Pangulo na handa siyang magbigay ng 5 milyong pisong pabuya sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon na magre-resulta ng pagkakaaresto kay Ardot. Dahil sa kanyang desisyon na hindi sumuko, ginamit ni Ardot ang kanyang mga koneksyon at pera para makalabas ng bansa. Lahat ng kanyang mga dokumento ay pineke upang maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa imigrasyon. Sa Taiwan, natagpuan ni Ardot ang pansamantalang kanlungan at doon siya nagtago ng 10 buwan. Gayunpaman, nasa red notice list na ng Interpol si Ardot at kalaunan ay nahuli siya ng mga otoridad sa Taiwan noong May 2018 dahil sa kasong illegal entry at overstaying. Agad na ipinagbigay alam ng gobyerno ng Taiwan sa Pilipinas ang pagkakahuli kay Ardot at na-deport pabalik sa Pilipinas pagkatapos ng 2 buwan. Ngayon, July 27, 2018, sinalubong si Ardot ni Nooy PNP Chief Oscar Albayalde nang dumating ito sa NAIA. Bukod sa mga alegasyon na siya ay sangkot bilang protektor ng ipinagbabawal na gamot, si Ardot ay naharap din sa 2 bilang ng kaso ng murder, mga kaso na may kaugnayan sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act at Illegal Possession of Explosives. Ayon sa pahayag ni Ardot Paruhinog, siya ay walang natanggap na tulong mula sa kahit sino sa kanyang pagtakas patungong Taiwan. Ginamit niya ang isang barko para makarating doon mula sa Pilipinas. Sa kanyang pananatili sa Taiwan, inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang palaboy na walang permanenteng tirahan at palipat-lipat sa iba't ibang apartment. Bakit ka nagtago? Anong gusto mong sabihin ngayon na sa mga pulis? Dito sa kabilang. Sir, baka may gusto mong sabihin. Pagkasalan mo ako. Ayon naman sa PNP, posibleng sa backdoor dumaan si Ardot sakay ng isang speedboat sa Zamboanga at doon nagkumpit at nagbayad ng 2.5 milyon peso sa may-ari ng kumpit. So basically, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at pera para makalabas ng bansa. Pagdating sa Pilipinas, agad siyang i-detain sa PNP Custodial Center sa Quezon City bago siya idinala sa Ozamie City noong September 3, 2018 para humarap sa pagdinig ng kanyang mga kaso. Isang malaking achievement para sa mga otoridad ang pagkakahuli kay Konsehal Ardot dahil daw 99% nang natuldukan ang problema sa droga sa Ozamies. Sa Paruhinog kasi siya ang pinaka-notorious pag marinig yung Ardot na pangalan, talagang walang hindi kabahan. Mas kinatakutan daw siya as compared to the late mayor. Siya yung lahat ng dirty jobs, parang siya yung in charge. Lahat ng mga maruming gawain, siya yung mind, siya ang brain at saka muscle. Sa isang pinagsamang operasyon naman na isinagawa sa Parañaque City noong June 2018, nadakip ng mga otoridad ang live-in partner ni Ardot na si Mena Luansing doon sa Barangay San Isidro kasama ang isang individual na pinaniniwalaang nagbigay ng kanlungan sa kanya. Si Luansing ay dati ring miyembro ng Provincial Board ng Misamis Occidental na nagbitiw dahil sa mga paratang na katulad sa kanyang live-in partner, illegal na pag-aari ng mga baril at pampasabog at paglabag sa Section 3 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang mga kasong ito ay walang inirekomendang piyansa. Merong 2 anak si Luansing at Ardot at nakipag-ugnayan ng pulisya sa Department of Social Welfare and Development para sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Noong May 2019, si Reynaldo Jr., kapatid ni dating Vice Mayor Nova Princes, ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pag-aari ng illegal na droga. At noong July 2019, hiniling ni Ardot ang proteksyon ng Korte Suprema dahil sa mga banta sa kanyang buhay di umano mula sa PNP. Pero makalipas ang isang taon, nagulantang ang mga tao sa sinapit ng dating konsehal ng Ozamie City na si Ricardo Ardot Paruhinog. September 4, 2020, isang nagbabantay na pulis ang nagulat nang hindi na niya magising si Ardot nang alas 6 ng umaga sa loob ng kanyang detention facility. Ayon sa PNP, walang nakitang senyales ng karahasan sa insidente. Nakatakda sana si Ardot na dumalo sa isang pagdinig sa Ozamie City Court sa parehong araw na yon. Ang biglang pagkamatay ni Ardot ay nagudyo kay PNP Chief General Camilo Cascolan na mag-utos ng isang masusing investigasyon upang alamin ang mga detalye at pangyayari sa likod ng insidente. Bilang bahagi ng investigasyon, inatasan ni Cascolan si General Rolando Anduyan, hepe ng Police Regional Office 10, na ilagay sa restrictive custody ang hepe ng pulisya ng Ozamie City at ang lahat ng tauhan na naka-duty noong gabi bago ang pagkamatay ni Ardot.
Kasama rin sa siniyasat ang security team ng PNP Custodial Center na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Jigar Nuceda. Bago pumanaw si Ardot, nagpakita na raw ito ng mga sintomas ng hindi magandang pakiramdam, ngunit pinili niyang hindi magpatingin sa ospital. Sa halip, nagdesisyon siyang matulog na lang sa loob ng kanyang selda sa Ozami City. Nagreklamo raw si Ardot sa naka-duty na gwardya tungkol sa hindi magandang pakiramdam at pangangati niya noong gabi ng September 3. Nangalokin siya ng gwardya na bumili ng gamot, tinanggihan niya ito at sinabing mayroon siyang sitirisin, isang gamot sa allergy. Nang tanungin kung nais niyang dalhin sa ospital, tumanggi rin si Ardot at sinabing kailangan niya lamang matulog dahil sa kanyang nararamdaman. Kinuwento rin ni Colonel Danildo Tumanda na dinalhan si Ardot ng iba't ibang pagkain ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak tulad ng hipon, alimango at siomay. Ngunit lahat ng ito ay sinuri ng koponan ng kustodiya. Siniguro ni Tumanda na tanging ang mga tauhan ng kustodiya lamang ang pinapayagang magbigay ng pagkain at tubig sa kanya. Karamihan sa dinalang pagkain na hindi piniyagan para kay Ardot maliban sa beef dumpling na siyang tanging pagkain na kanyang kinain. Ibinunyag din niya na meron siyang allergy sa manok nang subukang dalhan siya ng mga tauhan ng kustodiya ng pritong manok mula sa isang fast food. Sa isinagawang pagsusuri ng eksperto sa forensics ng PNP, napagalaman na walang panlabas na pinsala sa katawan ni Ardot tulad ng mga pasa o sugat. Batay sa ulat ng Scene of the Crime Operatives or SOCO, wala nakitang anumang senyales ng pakikipaglaban o marka sa katawan ni Ardot. Ayon pa sa mga medical na eksperto mula sa tanggapan ng kalusugan ng Ozamis, ang sanhi ng pagkamatay ni Ardot ay cardiopulmonary arrest na may kaugnayan sa sakit sa cardiovascular at ito rin daw ay posibleng sanhi ng COVID-19. Ito ay dahil sa paglaki ng puso, isang kondisyon na kinakaharap niya at madalas siyang nagpapagamot sa St. Luke's Hospital ilang linggo bago siya namatay. Napansin din ni Tumanda na tila may sakit si Ardot nang dumating siya sa Ozamis Airport noong September 3 kung saan napuna na siya ay maputla at mahina. Bilang tugon sa pagkamatay ni Ardot, umeksena ang Commission on Human Rights or CHR na magsasagawa sila ng independent investigation. Ayon sa isang abogado na tagapagsalita ng CHR, responsibilidad ng gobyerno na protektahan ang dignidad at mga karapatan ng mga taong nasa kustodiya. Binigyan din niya na ang buhay at pisikal na integridad ng mga nakakulong ay responsibilidad ng mga otoridad. Ayon sa kanya, kailangan ng isang independent investigation para sa anumang kamatayan sa ilalim ng kustodiya at mahalaga na mabigyan ng walang kinikilingan at obyektibong impormasyon ng mga kamag-anak ni Ardot at matiyak sa publiko ang integridad ng mga kinauukulang otoridad sa pag-aalaga sa mga detainee. Pagkatapos ng kamatayan ni Ardot, sumunod din sa kanya ang kanyang kapatid na si Melodina Paruhinog Malingin na dating konsehal ng lungsod ng Ozamis na pumanaw sa intensive care unit ng Mayor Hilarion A. Ramiro Sr. Medical Center sa Ozamis City ng alas 7 ng umaga. Sinasabing sa puso rin ang sanhi ng kamatayan nito at isinama rin sa investigasyon dahil sa mga nakakalitong terminong ginamit kung ano talaga ang sanhi ng kamatayan ni Melodina. Si Melodina Paruhinog Malingin at ang kanyang asawang si Gaudencio ay nakulong habang naghihintay ng paglilitis sa kanilang kaso sa droga. Ito ay matapos makakita ang pulisya ng 8 kilogramo ng shabu sa kanilang bahay sa isang paghahalughog noong December 6, 2017. Ngayon, ang pamilya ni Ardot ay hindi na humiling ng autopsy dahil alam na umano nila ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Nagpahayag naman ng pagdududa ang dating senador Leila De Lima sa pagkamatay ni Ricardo Ardot Paruhinog. Binigyan din niya na ang lungsod ng Ozamis ay itinuturing na mapanganib para sa angka ng Paruhinog na binantaan ng Pangulo. Ayon kay De Lima, ito ay isa na namang kadudadudang pagkamatay ng isang personalidad na target sa droga habang nasa loob ng bilangguan. Sa pagtugon ng mga sunod-sunod na pagkamatay ng mga Paruhinog, inanunsyo ng Commission on Human Rights na magsasagawa ito ng sariling investigasyon tungkol sa biglaang pagkamatay ng magkakapatid na Paruhinog. Bottom line rito tol, kahit pa man nakamit ng pamilya Paruhinog ang yaman at kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang mga illegal na gawain, sa huli ay naranasan din nila ang pagiging miserable ng kanilang mga buhay dahil sa kanilang mga kasalanan sa batas. Ang kamatayan ni Ricardo Ardot Paruhinog ay nagdulot ng pagtatapos sa kanyang mga nakabinbing kriminal na kaso at nagbunga ng mga katanungan tungkol sa kung sino ang susunod na leader ng Kuratong Balileng. Ano ang maaaring matutunan ninyo tol mula sa kwento ng pamilya Paruhinog o Kuratong Balileng tungkol sa pag-iwas sa paglaganap ng kriminalidad at korupsyon? Ano ang inyong palagay sa epekto ng malawakang kampanya laban sa ilegal na droga sa mga komunidad sa buong bansa? Anong suporta ang dapat ibigay sa mga anak at kamag-anak ng mga taong nasangkot sa krimen upang hindi na nila sundan ang landas na kanilang mga magulang? At anong mga pagbabago ang kinakailangan sa sistema ng hustisya at law enforcement upang masiguro ang mas epektibo at makatarungang pagtugon sa krimen? Bagamat ang bilang ng mga miyembro ng Kuratong Balileng ngayon ay mas mababa kumpara sa dati, ang presensya ng gang ay patuloy na nagdudulot ng banta sa gobyerno ng Pilipinas. Ang digmaan sa droga ni Duterte ay sa maraming aspeto ay naging isang digmaan laban sa Kuratong Balileng.
ang patuloy na alitan ng gang sa pulisya, militar at gobyerno ay ginagawang kritikal na kalaban ang Kuratong Balileng para sa Administrasyong Duterte. Kahit na ang Kuratong Balileng ay isang sindikato ng krimen, ang kanilang mga gawa ay na itinuturing na kawang gawa tulad ng iligal na pagbubuwis sa mga negosyo na ibinabalik sa komunidad ay nagpapataas ng kanilang popularidad na nagpapatatag sa sosyal at politikal na kapangyarihan ng pamilya Parohinog at ng kanilang mga kaalyado sa mga butante. Ito rin siguro ay nagpapahina sa politikal na lehitimidad ni Duterte at ng kanyang kampanya laban sa droga. Ang kamakailang mga ulat na ugnayan sa pagitan ng pulisya at ng Kuratong Balileng ay nagpapakomplikado pa sa sitwasyon at nagdudulot ng pag-aalala na ang sindikato ay maaaring muling sumiklab at posibleng may mas malawak na suporta mula sa gobyerno kaysa dati. Ikaw tol, ano sa palagay mo? Posible bang mas lumakas pa ang presensya ng Kuratong Balileng ngayon? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!